Yes, hello, good morning mga Ludes. Ayan, sure lang tayo guys about sa ating experience sa pag-apply natin sa Canada. Canada, yes, Canada. Nag-apply tayo kasi may nakita akong hiring sa agency ng IPAMS. IPAMS yun, yung sa Pilipinas na agency. Nakita ko sa dumaan sa wall ko ng Facebook. Tapos, comment ako. Tapos, yun, hindi pinansin yung comment ko. At tinignan ko yung IPAMS mismo, yung ano nila. Yung, tawag dito, page nila doon. Pinuntahan ko yun. At nakita ko yung email address nila. Nag-email ako. Ayun. Nag-email back. Sabi nga niya, kung pwede daw, makapunta daw ako doon sa kanilang opisina doon sa Manila. So, ayun. Sabi ko, pupunta ako dyan pag magbakasyon ako kasi dito ako sa Saudi Arabia. So, ganun. To make the story short, agad ako nagpa-book ng ticket o nagpa-schedule ng vacation dito kasi timing din na magbakasyon na din ako. So, ayun nga. Nag-vacation tayo. Tapos, dumaan ako doon. Pagdating natin sa Pilipinas, dumaan ako doon sa ating agency na sinasabi na IPAMS. Ayun nga, kinonfirm nila na mayroon daw hiring sa katulad ko na work ko dito sa Saudi Arabia, which is crusher operator. Ayun. Crusher operator dito sa dito ako kasi sa gold plant. Gold planta ng gold. So of course may mga equipment na mga ginagamit yung mga equipment, heavy equipment, mga computer, automated machine, yung mga ganyan. So, ganun. So, nung dumaan ako doon, dumating ako sa Pilipinas noong Mayo. So, sabi nila, mayroon daw darating na mga na employer kaso sa June pa. June na katapusan. Sabi ko naman, tamang-tama kasi uwi ako ng July 1st week. So June katapusan yung final interview. So babalik na lang ako dito sa Maynila. June katapusan. So timing nga, yun. After ng June katapusan, bali, nagpunta na ako sa Maynila, bumalik na ako. So, doon, nag-final interview. Tayo doon. At yun nga. Nakapasa tayo, guys. Dami namin doon, mga siguro, 150 applicants. Yung araw lang yun, ha? Kasi ano sila, bali, nag-hiring talaga sila is 1 week talaga yung hiring nila. So, imagine nyo guys, 1 week. So, sabi natin tag 100 applicants or 150. Madami-dami rin yun. Siguro mga, sabi natin 1,000 na mga applicants. So, mapalad tayo guys kasi yung araw na yun na tayo na hard, pumasa tayo. So, yun lang guys. Yun yung experience ko. Na, until now, nung bumalik na ako dito, hindi pala, sinasabi pa yung result sa amin. Yung result is, sinasabi yung result nung bumalik na ako dito sa Saudi Arabia, which is July 3 yun eh. July 3, tapos pagka July 5, kasi nag-interview kami yung June 27. 27 ba?
Oh, yun. June 27. Kasi yung interview nila nag-start June 25, 26, 27, 29, 30, 1, 2, yun, ganun. So, dito na ako sa Saudi Arabia. Bumalik na ako nung binigay nila yung result. Sabi daw, congratulations, you are selected. So, yun nga. Sabi ko pa nga, ano ba ang kuan dyan? Alis mo kasi nandito na ako sa kuan. Kailangan ko ba mag-resign? Sabi nila, hindi pa. Hindi pa naman kasi pwede na matagal pa daw yung process. It's 6 to 9 months ang process. So, yun. Yun ang process, guys. Wala tayong binabayaran dito, guys, ha? Ang binayaran ko lang is yung ano ko, yung siyempre yung mga recapi, yung pagpanotarial natin, tsaka yung medical natin. O yun. Tsaka yung dito kasi sa akin na sa akin kasi nakuhan, sa akin kasi na tawag dito, sa aking estado, kasi nandito ako sa Saudi Arabia, OFW ako. Dito ako nag medical. Pero yung pre-medical ko wala, hindi na ako pre-medical kasi exempted na kasi OFW daw. Yun. Tapos police clearance, gumastos pala akong police clearance. Yung gastos ko sa police clearance umabot ng 700 real. So mga ano din ha, mga 10,000. Yung ganun. Convert po sa Philippine money. Yung medical ko din, umabot ng 1,500 real. So, magkano rin yun? Mga 25,000, ganyan. Kasi, iba yung rate kasi dito sa Saudi, mas mahal compared sa Pilipinas. So, wala tayong magawa kasi nandito tayo sa tawag dito sa Saudi Arabia, hindi naman pwede ako umuwi. Kasi sayang naman kung uwi tayo. So yun ang storya ng ano natin na pag-apply ng Canada. Walang bayad. Through online lang. So pwedeng-pwede tayo mag-apply, guys. So online lang, walang babayaran. Hindi kailangan pumunta doon sa area para mag-apply. Online lang talaga ako nag-apply. So yung actual is interview. Yun. Yung mga nag-actual interview is mga Canadian talaga. English spoken tayo doon, guys. Siyempre tinatanong doon, guys, yung mga experience natin, kung ano yung ginagawa natin. In fact, tinanong pa nga ako may mga videos daw ako sa planta. Baka siguro nagsisunugaling tayo. Pinakita ko. Nandito yung cellphone ko. Nakalagay pa nga sa TikTok. Tawa pa nga yung interview sa akin. Sabi na, nagtitiktok ka pala doon sa Saudi. So, yun. So, yun lang, guys. I hope na nakakuha kayo ng tawag dito, ng aking experience, ako na yung idea para at least meron na yung basis. So until now, nag-start ako mag-process ng papers is July, so August, September, October, November, December, January, February, March, April. So by April, baka maka-ano na tayo, makalarga na tayo by April. Kasi 9 months lang eh. Maximum na yung 1 year, April, May, June, July. Tamang-tama, mag 5 years din ako dito, at least makakuha din ako ng pera dito ng mas, siyempre may mababaon tayo, may pang happy-happy, di ba? Okay, guys, thanks for watching. Canada tayo, guys, kasi mas malaki yung income doon. Okay? Okay, alright.